Okay, you're right. Welcome back. So, quick video lang to. May nag-comment kasi sa EDR or excellent damage rate and 2% attack, speed, and ano yung isa? Level 20. So, pag-uusapan na natin dito yung alin ba yung mas better, kung 2% ba or excellent damage rate. Okay? Again, disclaimer lang, hindi tayo perfect. So, ito lang yung base sa pagkakaintindi ko. Lagi tayo maglalagay ng disclaimer kasi marami kasi mga perfecto dito, mga pukin ina. Hindi, joke lang. Joke lang. Alright, so yun. Explain ko lang sa inyo yung EDR 2% and 2 EDR tsaka yun 2%. Alright, ayun. Nasita ko na misis kasi nagmura daw. Sorry guys. Sorry, Mimi. Okay, so explain ko lang. Punta tayo ng EDR explanation. So, nasa sa inyo yun kung maniwala kayo. Ayan, EDR. Excellent damage rate. And then, yung 2%. Hanap tayo. Tsaka sa weapon na tayo. Any weapon na may 2%. Ayan. 2%. Dito, hindi naman siya perfect. Pero, ito yung pagkakaintindi ko, ha. Para sa akin, ang pinaka-importante is yung EDR or excellent damage rate. Alam nyo kung bakit? Kasi itong excellent damage rate, ito yung chances na madalas yung chances na magi-green yung attack nyo. Ayan, kung green. Di ko alam kung green or dark blue. Kasi ang alam ko yung dark blue is ignore. Tapos yung green is excellent damage rate. So, para sa akin mas importante yung excellent damage rate. Kasi yung iba nagsasabi na mas okay daw 2%. Well, ang 2% kasi, mag-a-add lang siya ng base stats mo. Dito sa, halimbawa, ang attack mo is 400,358. Magdadagdag lang ng 2% ng attack mo. Pero, para sa akin, hindi siya ganun ka importante compare sa excellent damage rate. Kasi ang excellent damage rate, or EDR, is ito yung chances na, parang yan yung nagigreen yung attack mo. And then yan, 10%. For example, ang EDR mo is around, hindi, alam ko chances tong EDR na to. Chances to. So, another multiplier yan. Hindi ko alam kung, inuun ko kung tama ako, kung multi, chances ba na mag-green or chances ba ng damage yan ng EDR. 10%. Kasi kung makikita nyo, allocate, ayan, 21%. Pero, naalala ko, nung wing ko is dragon wing pa, umabot ako ng 41%. Kasi, alam ko, sa weapon, may EDR ako dito sa Bone Blade. Tapos, sa wing, naka-Dragon Wing ako, may EDR din yon. So, umabot siya ng 40%. So, kung swerte kayo, pwedeng maging 50% yon kung nag-dual sword kayo. Partida guys, ayan, ito lang yung attack. Ito lang yung gamit ko. Attack level 20 and then kill HP bonus. Ang reason kung bakit mas pinili ko to naman compared dun sa EDR na Bone Blade, is ito kasi base stats niya is, I mean, kumbaga naka-fix na yung attack niya. So, regardless kung Bone Blade na full option gamit mo, mas okay yan kung PvP. Eh, ito kasi, since parang nangihinayang ako bumili ng Bone Blade na worth 400k full option, eh, kung compare dito sa 300 na lang, dito na lang ako, diba? So, since ang Bone Blade kasi medyo phase out na, kasi ganun yun eh, kapag may bagong level tier weapon, nagiging binabaliwala na yung Bone Blade na weapon. So, ganun yun. Nagiging mura. So, yung iba kasi, may mapapansin nyo dito sa sword. Ayan. Meron pa rin naka-Bone Blade na full option. Tingnan natin dito. Ayan, tulad nito. Ito, mas okay talaga tong EDR tsaka 2% magsama. Compare dito sa isang ganito. Bonus. Ganyan. So, yun lang naman yung explanation ko. Eh, kung nalilito kayo, please, paki-comment lang. Pero para sa akin, guys, mas importante ang EDR compare sa 2%. May nagsabi ka, wala lang, na-trigger ako sa may nag-comment. Hindi naman nag-comment, pero nakita ko sa crossword, nabasa ko lang na, guys, mas piliin nyo daw yung 2% compare sa EDR. Kasi yung 2%, instant stats na agad yun. Samantalang ang EDR, well, hindi mo masabi.
Pero okay na bahala, pero para sa akin EDR ang pinaka-importante sa lahat. Kasi excellent damage rate yan eh. Kumbaga sunod-sunod yung green na tira mo, mas mataas ang damage na ibibigay mo. Tsaka ito yung, alam niyo kung bakit, kasi yung EDR guy may, guys, may chance na kapag nag may chance na hindi kayo nag magmi-miss sa kalaban. Yun din yung napapansin ko, kasi kapag wala kang EDR, bihira lang lumalabas yung green. Ayun o. Ayun, 22%. Yun pala yung tamang explanation. So, bihira lang. Unless kung meron kang EDR na dalawang weapon, I'm sure na sunod-sunod yung green na labas. So, yun lang yun. Pero yung 2%, naka-fix na yung 2% na attack mo, tataas siya. Pero yung pag yung EDR na multiplier, hindi siya gaanong lalabas. So, ganun lang yung explanation doon. Okay? Yeah, please correct me if I'm wrong kung mali yung pagkaka-explain ko. Pero yun yung pagkakaintindi ko, since naman sa MU Origin, MU, lahat ng MU, basta excellent damage rate pa rin talaga ang pinaka the best. Okay? Magiging 50-50 lang yung lamang nila or parang rate nila kung si 2% sinamahan mo naman ng attack speed and 2% or 2% attack speed or 2% level 20. Tapos compare mo sa EDR. Yan. Medyo pantay na yung dalawa doon kasi more on attack yung dalawa, ang isa EDR lang. So ganun lang yun. Pero kung kukumpara niyo yung 2% saka EDR, malabo talagang mananalo yung 2% na yun sa EDR. So yun lang guys, sana naintindihan nyo. Kung may nalilituhan kayo, paki-comment na lang. Alright? So yun lang guys, once again, thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye.